pwedeng mabutas kung talagang merong momentum, no? Yan. Parang diba? Pangit ng tsura, no? Hello mga Karki, and hello. Welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. And for today, ang pag-uusapan natin ay Pinoy stock market slang. Pinoy stock. Pinoy stock market slang terms. Okay. Yan. So sa mga nagbabalak na mag-trade ng stock market, or sa mga tao na pag mga nasa fora, mga ganyan, sa social media, tapos yung mga terms na parang, ano ibig sabihin, ano ibig sabihin ng mga Tagalog terms na to? Oo. Ito ang video para sa inyo. Oo, kasi meron din tayong ano eh, no, mga local na terms sa mga stock trading na terms, no? Yung mga usual na English natin nababasa sa mga libro, so, mga resistance, support, ganyan, resistance, etc. So may mga local slang terms. Mm-hmm. Of course, ito mga slang na to, hindi ito yung pinaka-official. Ito yung context na nakikita namin na meaning niya. Kasi hindi naman talaga tayo stock trader. Din, So parang more or less ano to, ito yung parang convention. Conventional meaning, parang ganyan. Yes. Yan, ano yung una nating term? Chupet. Chupet na... Ano, as in chupitero. Chupet. Chupet. Which is, anong ibig sabihin ng chupet? It's basically parang day trading. Day trading. Oh. Yan, yung mga chupet. Usually yung mga chupitero, mga ano yan, yung mga tipong they focus more sa mga maliliit na stocks, mga ganyan, mga second liner, third liner, mga ganon. Oh. Ano yan, yan yung isa sa mga unang terms na natutunan ko sa stock market. Kasi nung nag-aaral ako ng stock market, si chupitero.com yung isa sa mga binabasa ko. I've heard. Yes. So, ang pag sinabing chupitero, day trader. Pag sinabing chupet, yun yung action na day trading. Ayan. So, pag tinanong ka, chumuchupit ka ba? Ayan. Nagchupit ka ba ngayon? Ayan. Ibig sabihin, trade ka ba ngayong araw na to? Yung mga high frequency, mga ganyan, di ba? Day trader, talagang price action, yan, mga momentum, yon, chupitero. And pagdating sa day trading, kasi sa stock market investing, lagi natin sinasabi na yung mga, ano, may long-term growth potential yung mga stocks na dapat, mga companies dapat binibili na. Pero blue chips, mga ganyan, pero in the realm of the stock market, hindi lahat blue chips. Di ba? Meron ding isang letter B na hindi blue chips, ang tawag doon basura. Mga basura stocks. Basura stock na chinuchupet. na madalas chinuchupet. No? Kasi, ang mga basura stocks, volatile, no? Kasi very highly volatile. Speculative. So, don't think of SM, don't think of BPI, don't think of BITO. Yung mga tipong, ay, huwag tayo magbigay ng kapal, baka magalit sa atin yung kumpanya pag sinabi natin basura stock sila. Tipong, ay, may ganito pa palang kumpanya, ay, buhay pa pala yung ganitong kumpanya. Ayun, yung mga tinatawag na basura stocks. Or in English, we can say na they are the speculative stocks. Yeah. Kala ko trash. Hindi mo naman trash. Mga speculative stocks. Okay. Okay. Yung mga tipong, ayun na nga, yung mga maliliit na kumpanya na talagang zoom ang price action. Of course, you can generate good returns or what we call alpha from them, especially kapag magaling ka magchupit. Pero yun nga, yun yung term doon sa mga maliliit na stocks. Kailangan nakatuto ka, no? Para... pag chumupit. Nakatuto ka na. Ganun. Ayan. Next. Next. Oh, ito. Dahil chumuchupit ka. Okay. Minsan, yung market pakyat. Di ba? Pakyat. Minsan, nauumpog ka on something. At nauumpog ka sa kisame. Which is, in English, yun yung resistance level or target price. The resistance kisame. Level. Okay. Ito yung tipong presyo or level, no, na parang umakit ang market o yung price pero hindi siya nagpi-pierce doon. Hanggang doon na lang. Ayan ko na, 108, hanggang doon na lang. Basically, na resistance level. Ang narinig ko sa mga friends ko na chupitero, kunwari, uy, tingnan mo tong stock na to, si stock ABC. Maganda bang, ano to, i-trade ngayon? Ang tiyatanong niya, ano bang kisame niyan? Ibig sabihin, up to what price ba yan pwede umabot? Ano yung resistance level? Ano yung pwede natin target price? Kasi, kahit na paakyat yung price ng isang stock, kung hindi naman sulit yung risk reward ratio mo. Oo.
parang hindi siya magandang trade. Kumbaga, bibili ka, malapit na sa kisame. Oo. Diba? So dapat or, alam, parang ka. Konti lang yung space mm-hmm. na mm-hmm. yung resistance level niya mababa parang lang. Ganun ka na. Oo. So hindi siya worth it na i-trade. Oo. So basically, pag sinabing kisame, it's either the target price or the resistance level. Pag tinanong, ano bang kisame niyan? 10 pesos. So alam mo na target price yung 10 pesos or yung resistance level. Eh kung nakita mo yung price ng stock ay 9 pesos na, parang hindi na sulit bilhin to. Kasi 10 pesos yung kisame. No? Pero minsan, kapag ka super may bagong development or nag-iba may momentum yung price, ihip ng hangin, yung sentiment ng investors nagbago, yung kisame, and it's the next term, nabubutas. Oo. So pwedeng mabutas kung talagang merong momentum, no? Yan. Parang diba? Pangit ng tsura ng daliri mo. Ganun. Oo. Nabubutas. Yeah. Yes. Breakout, kumbaga may breakout na tinatawag. Ayun. Pero minsan, kapag hindi... Pero yung butas, pwede rin sa taas. Pwede rin sa baba. Yung floor yung mabutas. Oo, pag yung ma-floor. Nag-breakdown dun sa support level. Ay, nabutas yung support. Ayun, butas. So, anything that pierces either the ceiling, yung kisame, or yung floor, or yung support level. So, uh-oh. Ang makikita nyo, mababasa nyo yung term dyan, nabutas na ba yung support, or nabutas na ba yung resistance, or nabutas na ba yung kisame? Eh, paano pag hindi na-break? Ang tawag doon? Kung sa resistance level, nauntog. Untog. Yun, sabi kanina. So, ay nauntog yung presyo sa so, 10 example, pesos. 10 pesos, di ba? Parang nagda-9. 9.50, 9.80, tapos 10. After 10, nag 9.90 ulit. So nauntog sa 10 nauntog. Pesos. Hindi talaga nabubutas yung 10. Untog lang. Pero pag nabutas yung kisame, ay nako. Yung 10 pesos, biglang nag 10.50, nag-close ng 10.50, kinabukasan, biglang bubuhos. So yun yung next na term, yung buhos, which is ibig sabihin, massive buying. Yes. No? So kumbaga, yung dating umpog na buhos parang na ng pera. Buhos na, go na kasi parang ano na packet na yung psychological or technical resistance sa break na. Sa technical analysis kasi, kapag na-break yung resistance becomes the new support level. Yes. So that's right. Ibig sabihin, you're starting at the support level, maganda bilhin yung price. Kaya buhos mo na yung pera mo diyan, di ba? Kasi that's to right. The moon na yan, to the moon, yan yung mga terms. But anyway, mga Tagalog na slang lang yung i-discuss natin. So, siyempre, yung after mo bumuhos, ang susunod is, bobomba ka na. Another term yan, yung bomba. Oo, bombahin na yan. Yan. Ibig sabihin, actually, before pa mabutas yung t-shirt, dapat kasama yung t-shirt. Sayang na may workout mo. Bomba. So ang story niyan, di naka... pinapanood mo yung presyo, malapit na sa kisame. So, hopefully, ito mabutas chumuchupit, yung... Ito chumuchupit ka. Chumuchupit ka. Hopefully, mabutas yung kisame. Once na mabutas yung kisame, ang isang term na ginagamit nila is bombahin nyo na yan. Ibig sabihin, buy on massive breakout. May ganun pala ibig sabihin. Buy on massive breakout. So, parang buhos din, no? So, kumbaga, bullish ang sentiment. Diba? Parang optimistic. Ang bomba parang or prepare na tayo no na abangan natin handa na kayong bombahin yung stock na yan. Parang prepare na tayo na bilhin yan kapag pag nabutas yung kisame. Prepare for the ride. Pag nabutas yung kisame at nagsisimula nang bumili yung mga tao kasi nga ano nang bubomba. Pwede mo sabihin na, yan, boost nyo na. All in na kayo. Boost na parang diba? Ganyan. To the moon. Kaya lang, minsan, pag nauntog, okay, tapos hindi maganda because of investor sentiment or, you know, for some reasons, like figures, ganyan, hindi maganda, bumababa yung price, di ba? Kaso, pag bumaba yung price, minsan, yung tipong... hindi pa rin favorable ang environment, ang ibang ginagawa nila is, ang term is, nagbobodega na. Warehouse. Warehouse. Or hold. Hold. Ayan. So, kumbaga, napag-usapan natin, for example, di ba, for a time, si Jollibee,
Mm-hmm. Di ba? Oh, so yung may acquisition si Jollibee, tapos ang investor C na parang, oy, okay siya, tapos yung na-acquire is parang not of their taste, so bumaba yung presyo, ganyan. But for, you know, for some investors, since buo ang loob nila, may conviction sila with Jollibee, then sabi na, sige, stay lang dyan. So, bodega. Parang nung pandemic, bumaba lahat ng price ng stocks. Mm. So, ang tanong is, ano, ibibenta ko na ba to? Kasi bumabagsak dahil sa pandemic. Madalas ko rin marinig, lalo na sa mga blue chip companies na, hindi, bodega nyo lang yan. Kasi aakit din yan, babawi din yan. It's just the pandemic. And history shows na eventually, bumabawi din or bumabalik din ulit yung price ng mga stocks. Lalo na kung yung company is stable and marami siyang growth potential. Hindi basura. So, oh, hindi basura. Hindi basura. Yun. Pero minsan din kapag nagbodega ka na, diba, eh, sabi na lang natin na minalas ka, you know, talagang hindi magandang financials. Or ano, basura stock yung binodega mo, pwede kang maipit. Yun ano yung term ipit na yun? From chupit to yun. Ano yung ipit? Ipit. Oh. Ano yan? Yun nga, hindi mo mabenta yung stock kasi... At the price na gusto mo? Oo. Or meron kang paper loss. Or ano ka, talo ka. Lugi ka kapag binenta mo. Yes. Kasi minsan, pag talagang... Parang tagal ko nang ipit dyan eh. Oo. Diba? Kasi minsan, kahit na break even, okay lang na ibenta eh. Yes. Basta makaalis ka na doon. Pero may mga stocks na... Kunwari, hindi ka nag-set ng cut loss or hindi mo na napanood yung market that day or talagang biglang bumagsak lang for some reason. Tapos bigla ka nag-negative 40% na loss dun sa stock. Parang masakit na ibenta, diba? So, ipit ka na. Ang mangyayari, kaya siya ipit, hindi mo makuha yung pera mo eh. Ipit. At naghihintay ka na umakyat ulit. Umakyat at an acceptable percentage ng loss or at least man lang break even. Yung katanggap-tanggap. Oh, pero yung iba talagang nagdadasal na mag-profit pa rin eh. So I would say na depende. Wala namang sure, no? Kung ang hawak mo ay isang blue chip company, stable, probably aakit pa talaga yan para makapag-take profit ka. That's right. Pero kung basura yung hawak mo, malamang dapat mag-cut loss ka. And minsan, kapag ipit ka, pag nag-cut loss ka ng super laki, di ba, ang tawag doon is? Ano ba? Sunog. Sunog. Yung sunog, mas... May motor. Ang sunog, mas dalas kong marinig yan sa mga may margin accounts, yung may leverage. Kasi pag may leverage ka... Nako, unlimited loss yun. Yun nga, possible na mag-margin call ka, ibig sabihin, wala lahat ng pera mo, sunog yung account mo. But in terms of the stock market, karamihan naman kasi hindi naka-margin account sa stock market. Pag sinabing sunog, it usually refers to a particular trade. Naku, nasunog ako dyan sa company ABC na yan. Ibig sabihin, natalo ako dati dyan. Ibig sabihin, nawala yung pera ko dyan. Or na ang laki nung tinalo ko dyan. So, nasunog ako. So, kumbaga, laki ng ipit. Or ipit na, pero siguro... Nag-cut loss ka. Nag-realize ng loss. Nag-realize ng loss. So, sunog. Nasunog ako dyan dati. Nga. So, ayun mga ka-argy, no? Yung ating 10 stock market, Pinoy slang stock market terms. And we hope na the next time around, may narinig kayong chupit. Alam nyo na ibig sabihin. Or nababasa sa mga stock market forums or stock market groups. Ay, nabutas. Alam nyo na. Ibig sabihin na nabutas. Diba? Ay, naumpog. Alam na natin. Yes. Sa ngayon. So with that, if you like our video, please give us a thumbs up. Ayan, please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para alam nyo kung kailan nalabas ang mga nagagapuhan. At nag-isa maganda sa Wealth Archie. So see you on our next video. Alright, bye-bye! Bye-bye!